Hello everyone! My name is Julia and welcome po on my YouTube channel kung saan nagsishare po tayo ng mga personal experiences that will help and inspire other people. Kaya naman for today's video, isishare ko po ang experience namin and some of the DIY tips na ginawa namin during our tour in Hong Kong. Okay, so keep on tuning guys as we share with you our experience in Hong Kong. By the way guys, kung bago po kayo sa channel ko, please consider on subscribing Julia G Vlogs. Maaga kaming lumabas from the hotel para maghanap ng aming makakainan. So, dito kami napadpad sa mall, ilang meters away from the hotel. So, ito na nga, may nakita kaming Cafe de Coral. So, pag isa-search natin itong restaurant na to, isa ito sa pinaka-well-known na restaurant in Hong Kong. And meron silang 470 dining outlets. When it comes to their prices, pasok naman po siya sa budget. So ayan, parang nahihirapan yung mag-ama na mamili ng kanilang kakainin. Lalo na't wala pang rice. Hindi po uso ang rice sa Hong Kong pag breakfast. At si ate, lahat ng dinadaanan namin, sumusunod siya para linisin. Akalain mo kahit nakaupo kami, naghahanap pa rin siya ng order. Baka may maihabol pa ulit. So let's have our breakfast. Happy breakfast, Abby. Happy breakfast, Kuya Pril Paul. And happy breakfast, Papa Rex. Hello, so this is our first day here in Hong Kong. So ang itinerary namin for today will be going to airport para i-pick up yung mga Octopus card namin. Kasi gabi kami dumating. Hanggang 9 PM lang po ang booth ni Klook. And of course, my Abby. And yan naman ang pamangkin ko. So papunta na kami sa Osman Ramjo Saddick Memorial Sports Center. At dito kami sasakay ng bus A30 going to airport. Guys, pag nasa Hong Kong kayo, make sure na sakto ang ibibigay na pamasahe sa bus. Kasi hindi po sila nagbibigay ng sukle. Kaya recommended talaga yung Octopus card. Sa bus A30 going to airport, bali 19.9 ang pamasahe for adult. Tapos 9.9 naman para sa mga bata. Syempre, in Hong Kong dollars po yun. Sana ganito sa Pilipinas na walang ka-traffic. Habang nasa bus po tayo, mag-sightseeing muna tayo. Ang sinakyan namin ay yung double deck na bus, so kitang-kita mo naman ang view. Medyo makulimlim ang panahon, sana hindi umulan. So, in Hong Kong, ang weather during April is hot and humid. This is my third time to visit Hong Kong and actually hindi naman siya nakakasawang bisitahin itong lugar kasi marami din naman talaga siyang tourist destinations na pwedeng puntahan. Keep on watching guys and please don't forget to like and subscribe my channel Julia G Vlogs. Pagkatapos namin ma-pick up ang mga octopus namin sa airport, ang next itinerary namin will be Ocean Park. Para mas mabilis sumakay kami ng airport express train going to Hong Kong or Central in just 24 minutes. Ang fare sa airport express train ay $110 sa mga adult at $55 naman sa mga bata. So ito, we are going to Ocean Park. Andito kami sa Central. Hi, Abby! Nag-enjoy naman ang bata. Na-appreciate na niya yung mga nakikita niya.
Unlike nung 2018 na 3 years old pa lang siya, wala siyang kamuang-muang. So ngayon lahat napapansin niya. Isa siya sa mga pamangkin ko. Dahil birthday nilang dalawa, they deserve it to be in Hong Kong. So ito, susundan lang natin yung mga arrow. So Monday ngayon kaya walang masyadong tao. Para makapunta ng Ocean Park, sakay tayo ng Chunwan Lane na kulay red from Central going to Admiralty. And from Admiralty, sakay naman tayo ng South Island Line going to Ocean Park. As you can see, itong very steep escalator ang palatandaan ko pag pumupunta ng Ocean Park. So welcome to Ocean Park! Pakulimlim ang panahon, sana hindi uulan ngayon. Advice din po guys, lagi kayong magdala ng extra bag para panlalagyan nyo ng mga bibilhin nyo kasi hindi po sila magbibigay unless you will pay 1 Hong Kong dollar. So habang nasa entrance tayo, let's take this opportunity na kumuha ng picture habang hindi matao. At ito na nga, biglang bumuhos ang ulan at isa sa nakalimutan kong dalhin ay ang raincoat. Dahil sa lakas ng ulan, hindi na natuloy ang mga bata na mag-rides. So we changed plan na pumunta na lang kami ng Hopewell Center sa Wan Chai. From MTR Wan Chai Station, exit at A3, then walk south 5 to 10 minutes through the Wan Chai Market. The Hopewell Center is just located along Queen Road East in Wan Chai. So andito na tayo sa building ng Hopewell Center. Just take the elevator to 17th floor, then papasok po tayo sa The Grand Buffet. Dire-diretso to. Ayan, 56. Free ang entrance dito and in 45 seconds makakarating ka sa 56th floor. While on the elevator going to the 56th floor, you can see a beautiful scenic view of the Wan Chai in Hong Kong from a curved glass observation elevator. Dito sa 56th floor, there is a lobby where you can sit and relax for the meantime. Hanggat gusto mo, pwede mong ulit-ulitin sumakay dito sa elevator na to since it's free. Sabi nila, Hopewell Center is the first circular skyscraper in Hong Kong and it consists of 64-story skyscraper at Queen's Road East in Wan Chai. At dahil hapon na at pagod na din po kami sa kalalakad, we opted to go back to the hotel for tomorrow's itinerary. Thank you po for watching and see you po on our next vlog as we share with you our experience here in Hong Kong.